May pinoproblema ka bang mga scars? Gusto mo bang mawala o mapafade ang mga scars mo? O gusto mo bang magfade ang mga scars mo nang mabilis? And naghahanap ka ba ng pang-treat sa scars mo na mura, di nakakabutas ng bulsa para hindi tayo mamura ni Mister, and pasok na pasok sa ating banga? Well, in this video, ay i-share ko sa inyo yung tatlong treatment for our scars na nakakapagpa-peel and mabilis na makapagpa-fade ng ating scars. So, kung gusto mong malaman kung ano ang mga yon, just keep on watching! I just wanna be happy, happy tonight. Channel, bakit kailangan natin ng chemical peels when fading our scars? And ano ba yung chemical peels? Ang chemical peels ay sobrang helpful sa pagpapa-improve ng appearance ng scars natin dahil nga mabilis niyang mapapa-fade yung mga scars natin dahil tinatanggal niya yung outer old layer ng skin natin. So, I've shared these treatments before, but ngayon, para sa videong ito, ay pinagsama-sama natin yung tatlo na mga pampapeel ng balat natin na makakapagpabilis para mag-fade agad yung mga scars natin. You will notice visible improvements sa skin mo after ng unang pagpipeel. But syempre, para ma-obtain natin yung best results niya, tuloy-tuloy pa rin natin yung paggamit kahit nagpipeel na siya. And hanggang sa mapansin talaga natin, umakita talaga natin na sobrang faded na yung scars natin o hindi na siya ganun, sobrang kahalatang-halata. So, ang una kong babanggitin is mas familiar ka dito, lalong-lalo na pagka taga-probinsya ka. Kasi ito sa province, hindi lang to sa katikati ginagamit, kundi pati sa pag-cure ng mga pimples, sa pagpapatuyo agad ng mga pimples, and dun sa mga pimple marks ay ginagamit to. And isa sa mga kake natin ang nag-share nito na ito yung ginagamit niya sa pagpapafade agad ng kanyang mga scars, and maganda yung nagiging result sa kanya. So, ito yung katialis or yung katsalis. Mas katsalis kasi yung tawag sa amin. So, na according sa nagbigay ng tip na to sa atin, ginagamit niya to sa kanyang mga scars and maganda yung result sa kanya. Nagpipeel siya and mabilis talaga na magfade yung mga scars niya. And sinasabayan din niya ng paggamit ng sebo de macho after ng pag-a-apply niya nito. And itong katsalis, sobrang murang-mura lang din ito and madali lang din natin siyang hanapin. Hanggang ngayon, may mga nagtitinda pa rin nito and, or available pa rin siya sa mga drugstore, ganyan. Pag ginamit mo siya, parang medyo mainit siya sa skin pag in-apply mo siya. And meron siyang parang ganun yung amoy niya. Pero, ayon naman sa kanya, very effective to sa pagpapafade niya ng mga scars natin. So, next naman na babanggitin ko ay galing pa rin sa isa sa mga kake din natin na ginamit din niya ito sa kanyang scars and nag-okay din siya. So, ako din, ginamit ko din to sa sarili ko and napatunayan ko nga na effective din siya. Kasi nung time na chinair niya to, kinoment niya to sa isa sa mga video ko, medyo hesitant pa ako na itry. Pero since nga may mga insect bites ako noong time na yon, trinay ko din siya. And siguro after ng 1 week ng pag-a-apply ko nito is doon ko nakita yung pag-peel and nag-fade nga yung mga scars. So ito naman yung paggamit natin ng anti-dandruff shampoo sa ating mga scars. And every night ko lang siya na ina-apply sa scars ko. And yun nga, nung nag-peel nga siya, sabi niya kailangan tuloy-tuloy pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin yung pag-apply mo hanggat hindi mo nakikita na nag-fade yung yung scars mo. So tinuloy-tuloy ko siya and okay naman, maganda naman yung result. Yung mga naramdaman ko naman dito, wala. As in, wala akong skin irritation na naramdaman, walang redness, walang kahit na ano. So, dun sa video na shinare ko nung trinay ko to is yung anti-dandruff shampoo na Head and Shoulder, yung green. Head and Shoulder ba? Head and Shoulders.
na green. And sabi naman niya, kahit anong brand ng shampoo, basta anti-dandruff shampoo siya. And pwede niyo naman siyang i-apply twice a day or once a day. So una, ang ginagawa ko is once a day lang, but then nagtagal is ginagawa ko siya ng dalawang beses sa isang araw. Sa umaga, after ko maligo, and sa gabi, after, bago matulog. Nga lang, ang cons lang, pagka sa araw ko nag-apply nito, is syempre, pag natuyo yung product na in-apply mo, dun sa scars mo, magpuputi-puti siya. So, para kang, ano, may something sa legs, parang may an-an, ganun ang itsura. Pero pagkagabi naman, syempre, okay lang yung kasi matutulog na naman tayo. Pero pag sa araw ko nag-apply, pwede ka naman magsuot ng pajama para ma-protect pa rin yung skin mo and para hindi din mapansin ng iba na kung ano yung ginawa mo dun sa balat mo. And yung third tip naman na i-share ko sa inyo is out of curiosity kaya ko siya sinubukan. So, yun ay ginagamit natin siya sa face natin. So, nung gumamit kasi ako ng nung time na yon nitong nung isang product kasama yon. And sobrang dami niya talaga natira. And nanghihinayang talaga ako na itapon kasi kasama yon sa binayaran ko. So, ang ginawa ko, since nakakapagpapil siya, trinay ko siya dun sa scars ko. And nag-work siya ng bongga. So, ayan, ito, kung halimbawa user ka ng rejuvenating set, ito yung peeling cream o yung night cream. Ayan, huwag mong itatapon yung night cream kung marami ka pang natira kasi sayang. And pwedeng-pwede mong siyang gamitin na pampapil na mga scars mo. Nung gumamit kasi ako ng rejuvenating set last year, ayun nga, ang dami ngang natira na mga product. Yung sabon, ang laki-laki pa na natira. So, ginamit ko sa katawan ko. Yung toner, hindi ko na rin siya ginamit. Ang dami pa. And ito nga, yung night cream. Sobrang dami. Sobrang nangihinayang talaga ako. Kasi sabi doon sa instruction na after 21 days ba o 28 days ng paggamit mo ng rejuvenating set, ay stop muna siya. Ayan, kasi magninipis ng magninipis yung ano yung skin natin sa face natin kung halimbawa itutuloy-tuloy natin o gagamitin natin siya ng matagal. So, nung in-stop ko siya, nangihinayang talaga ako na itapon yung product na yun kasi sayang, sobrang dami pa niya. And ayun nga, pinakita ko naman sa inyo dun sa video ng pinaggamitan ko na ginamit ko siya sa old scars ko. And pero mas maganda siyang gamitin sa mga new scars natin, sa mga dark scars natin. Kasi maglalighten yung mga dark scars natin. Kasi nga matatanggal na yung old outer layer ng skin natin. And ang bilis niyang makapag-fade talaga ng mga scars. So ayan, next time, hindi lang sa face natin gagamitin yung ating night cream o yung peeling cream, kundi pwedeng-pwede din natin siyang gamitin na pampa-fade ng scars natin. And syempre, huwag din natin kalimutan yung paggamit ng moisturizing lotion kasi malaki din yung natutulong ng lotion sa skin natin para ma-retain o ma-keep na hydrated yung ating skin. So, ayan yung ating video. Sana nag-enjoy ka sa panonood and I hope na natulungan ka ng video ito. Stay beautiful and kita-kits on our next video. Bye-bye!